Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang karir ni Teofimo Lopez kung gaano nga ba ito kalakas. Request po ito ni Idol Dillian Davilla, Teofimo Lopez short story. Bata pa lang si Lopez, pinanganak sa Brooklyn, New York taong 1997, isang Honduran American. Sa edad na 6, tinuruan na siya ng kanyang ama kung paano magboxing. Sa kanyang amateur, nakapasok naman sa US Olympic trial. Lumaban sa Summer Olympics 2016, pero hindi pinalad na makapasok sa quarterfinals. Nagtala ng record sa amateur na 150 wins, 20 losses. October 2016, pumirma ito ng kontrata sa top rank promotion sa edad na 19. November 2016, unang laban niya bilang professional. Lumaban ito sa undercard ni Pacquiao versus Jesse Vargas. Co-main event naman ang laban ni Donaire versus Jesse Magdaleno. Undercard ang laban ni Lopez, tinapos niya ang laban sa pangalawang round via knockout. Pangalawang laban niya bilang professional kontra kay Francisco Medel, panalo si Lopez via TKO sa round 4. Nagtuloy-tuloy ang panalo ni Lopez via knockout. Taong 2017, nakalaban niya si Christian Santibanez. Hanggang 6 rounds ang laban, panalo si Lopez via unanimous decision. Taong 2018, nakalaban niya si Juan Pablo Sanchez, undercard ni Jerwin Ancajas versus Israel Gonzalez. Hanggang 6 rounds ulit ang laban, panalo si Lopez via unanimous. Sumunod, nakalaban niya si Vitor Jones, undercard ni Lomachenko versus Jorge Linares. Panalo si Lopez via knockout sa unang round. Sunod, nakalaban niya si William Silva para sa bakanteng WBC Continental Lightweight title. Panalo si Lopez via TKO sa round 6. Sunod, nakalaban niya si Mason Menard. Ito ang isa sa pinakadelikadong pagbagsak matapos matamaan ng isang solid. Tumigas ang katawan ni Mason Menard, bumagsak ito na parang bangkay. Undercard ito ni Lomachenko versus Jose Pedraza. Taong 2019, nakalaban niya si Diego Magdaleno. Tinamaan ng magkasunod na hookshot si Magdaleno sa round 7. Hindi kinaya ni Magdaleno, kaya todas ang inabot. Matapos mag-trumbling si Lopez, sabay pang asar sa kalaban. Sunod, nakalaban niya si Eddie Statley. Undercard sa laban ni Terence Crawford versus Amir Khan. Hindi pinatagal ni Lopez ang laban, tinapos niya agad sa round 5 via knockout. Sunod, nakalaban niya si Nakatani isang hapon para sa IBF Eliminator. Kung sino ang mananalo dito, mapapalaban sa champion na si Richard Comey. Ito ang unang laban ni Lopez na main event. Maganda ang pinakita ni Lopez, umabot hanggang 12 rounds ang laban. Panalo si Lopez via unanimous. Ito ang unang laban niya na umabot sa 12 rounds. Huling laban niya kontra kay Richard Comey para sa IBF title. Nakuha ni Lopez ang panalo via TKO sa pangalawang round. Naging world champion sa edad na 22, dito mas nakilala si Lopez. Sunod, makakalaban niya ngayon si Lomachenko para sa undisputed champion. Ito ang pinakamalaking laban sa kanyang karir. Hindi pa nagkakaroon ng depensa sa kanyang titulo, lumaban na agad sa isang dekalibre katulad ni Lomachenko. Malakas ang straight at left hook ni Lopez, kaya niya baguhin ang laban kung makatama ng solid. Kaya dito masusubukan si Lopez laban kay Lomachenko. Pagdating sa ring IQ, footwork at strategy. Wala pa nakalaban si Lopez na ganito ang kargada, kaya dito malalaman kung hanggang saan ang lakas ni Teofimo Lopez. May kartada na 15 wins, 12 knockout, walang talo. Abangan po natin kung sino ang maging undisputed mga tol. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.